Good afternoon po mga kasama, mga Kapinoy Cooltour and Her Story. Welcome again to our episode. Interesting po ang ating episode for today. Kasama po natin mga professional divers. Sila po isa po sila sa mga pioneers ng diving sa Pilipinas. And partner, welcome again. Hello. Please, hindi ako late today. Walang ibang engagement. So, ito na naman po ang another segment ng Pinoy Cooltour and Her Story. Welcome everyone. So, ngayon po ang episode po natin is very interesting po ito. Tayo po ay pumunta ngayon sa underwater world. Ano po ang meron sa underwater? Sabi po nila, 70% ng mundo is composed of water. Ang nakikita lang natin ngayon ay sa ibabaw ng tubig, pero hindi natin nakita kung anong nasa ilalim. Now, these people, itong mga kasama po natin ngayon, they are privileged to have seen what ay yung mga bagay na nasa underwater. So, isita po natin sila ngayon. Mga kasama, mga Kapinoy, mga kakultura at mga kahistorya, let us all welcome po ang ating mga kasama, mga divers. We have here Mr. Robert Ong Jr. Hello po, sir. Good evening. Hello, bro, Robert. Welcome to the show. Everyone. Welcome to the program. Good evening, everyone. Kumusta naman kayo lahat? Okay na, okay. Mapakilala ko sa iyo ang aking partner, ha? This is Trixie. Hello po. Hi, Trixie. Trixie, this is my bro, Robert. Hi. Licensed diver din po ako, pero napakatagal ko nang hindi nagda-dive. Nung ako'y bata pa, ako'y naging kasama sa Batangas ng aking uncle. Ganun ba? Kailangan bumalik na sa dagat para makita ninyo ang beauty. Nakakamiss ang dagat, no? Nakakamiss. Lalo na ilanim ng dagat. Yeah. So for the benefit of our viewers, ipapakita po sa atin, i-introduce sa atin ng ating kasama, si Bro Robert Ong, kung ano at talaga ang meron sa dagat. So, marami tayong tanong para sa kanya. Prepare, pero walang personal to, ah. Okay, no problem. Maya-maya siguro mga kasama pa natin si Art, no? Yeah, si Art. Art is the dentist. And hopefully kasama rin makakasama rin natin si Alan. Alan is is working with the Senate, no? Still with the Senate? Sir, yes. Unahin po natin, bigyan natin ng televiewers ng ano ba ang diving? Ano bang scuba diving? For those na hindi sila into this sport, at least magkaroon sila ng idea. Tsaka gaano ba kaganda ang underwater world? Mm-hmm. Okay, let's start with the scuba diving. Scuba diving is we can say it's a sport or a hobby, pero it's under debate. Pwede sabihin na hobby yan, pwede sabihin na sport. But then the thing is, it's a way na makita natin yung underwater world for a longer period of time. Well, of course, there's always a re-diving, but then scuba diving gives you enough more bottom time underwater and explore more. Okay, there are two different kinds of diving. One is the recreational, the other one is the commercial diving. Mm-hmm. So we are into recreational diving. Yan. Mm-hmm. So basically, dito, what we do is we try to show anong itsura ng underwater. And then para ma-appreciate ng mga tao. It's own, we also train new divers to see what's the effect, what's the beauty of underwater. Ayan. Tapos, so pagdating sa underwater, people would also learn how to take care of Mother Nature. That's correct. Mas ma-appreciate nila, no? Pag nakita nila kung gaano kaganda ang underwater, mas ma-appreciate nila bakit kailangan pa nilang pag-ingatan ang yamang tubig. Ayan na si Art. Yes. Art, how are you? Kasama na natin ngayon, mga friends, si Art, si Bro Art. Art Martinez is a dentist. Hello, Art. Hi. Hi, hello. 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 How are you? How are you? Parang bagong mukha ka ngayon, ha? Parang may ulo, ha?
Pinakpang ko lang. Para ikaw lang ang bida. Welcome, welcome to the show. Welcome to the program. Sige po. Okay. Siyempre po, pag diver tayo, may mga safety protocol. So, ano ang kailangan nating malaman para maging diver tayo? Mm-hmm. Basically, before a person to be a diver, they would go a training, okay? Certification training. Mahirap yung sasabihin natin, sige, bababa lang ako, dire-diretso, bababa. And then, aangat ako kung gusto ko umangat. So, malaking implications yan. Kaya kailangan natin pumunta sa mga dive instructors para ma-certify kayo na maayos to assess para makita na matanggal natin yung we can manage all the risk and prevent accidents. Of course, in any case, sabihin nga natin, it's an extreme sport. But then the thing is, it's just like you're going outside the house, pwede ka matapilok, ganun. So, kailangan natin din mag-alalay and then mag-aral. Paano natin gagawin properly? Yan. Yung skills. So, yes, we do all the skills. Basically, we start with an open water skills which will focus on the personal set of skills. Gagawin natin mga skill works natin. Paano para maging safe yung diving natin. Ayan. Tapos, hindi naman natin sinasabing after the certification, may tapos na. What we learned from the books is only a small amount. Pero pagdating natin sa when we go diving, we learn a lot from experience. Correct. Yes. Ating bagay yan. Yan. So sir, magkano naman po ang cost ng pag-aaral ng diving training? Uh-huh. Diba, mag-start ka sa pool muna, diba? Bago ka mag-open water. Oo. Yeah. For the benefit of our viewers, siguro, para yung mga interesadong mag-train. Opo. Gusto matuto mag-dive. Yeah. Yeah. Basically, the cost, it goes around 16 and up yan. Ganon. Mm-hmm. But then, that's only for the course itself. Yan. Pero of course, different agencies, different instructors, iba-iba yung mga pricing nila. Para may price range lang sila. Sige po, gawin nating mas exciting syempre. So, kung mag-aaral sila, ano naman ang perks nila? Anong makikita nila? So, perhaps we can talk, ano ang magandang dive spot dito sa Philippines? Okay, perks. Being a tourist, di ba pag regular tourist tayo, nakikita lang natin topside. Okay? Pero pag nag-dive tayo, ang nakikita natin is the underwater beauty. Yung mga highlights underwater beauty. Mm-hmm. Like when you travel to different islands in the Philippines, like Cebu. Okay. Regular tourists, we go to the different sites din sa ibabaw, yung mga landmarks. Pero yung mga ibang lugar, we can go to Malapascua, Bualbual. Maraming maraming pwedeng puntahan. Maraming highlights. Yung mga undiscovered mga bayan na pwedeng mapuntahan, marami kayong makikita doon. Mga unique fish, unique experiences with the yung mga makikita ni mga locals, makakapag-interaction kayo with the locals, and then with your dive buddies, you get to know a lot more people. Ganon. Ayun. Sir Nix, ano ang pinaka-favorite mong dive spot? Marami kaming pinuntahan. ano to sa atin? Correct. Yeah. Ang paborito natin palagi, pag weekend, dive and trek, no? Sa Batangas. Yeah. Sa Batangas lang. Yeah. Hindi ka mapupunta sa Batangas. Yeah. Sir, anong of favorite course, mo po? Ako, favorite ko? Depende. Kasi pag nagtuturo ka na, ang favorite mo, matuwa yung mga estudyante mo Ma-appreciate nila Pero sa kanila ka naka-focus Yes, naka-focus ka Pero of course, if you want small creatures sa anilaw, maraming creatures yan. Mga maliliit na isda. Mm-hmm. But then if you want big, na malapit lang sa Manila, would be galera. Yung mga pating, yung mga ganun. Yung mga sharks doon. Tapos, if you want wrecks na malapit sa Manila, would be subic. Mm-hmm. But then,
Coron is also a good place to go there for the wrecks. Of course, the highlight here in the Philippines would be also to Bataha, which is open. March. Yun yung pinaka-wow, no? Early part of June. Pinaka-wow yan. No. Yeah. Wow yan, talaga wow. Sige po. Yeah, may mga... Can you both tell us your experience about Tubataha? Siguro, bigyan nyo kami ng kakaibang experience nyo na naaalala nyo. Siyempre, marami yon. Sabi nyo nga, depende sa estudyante, di ba? Mm-hmm. Depende sa kasama. Pero definitely, may isang kakaiba na experience sa Tubataha. Okay. In Tubataha, though I've been there once, pero actually the return trip ko dapat last year during the pandemic, hindi natuloy. But then, of course, tutuloy ko pa rin yan. Siguro it's either next year or the year after. Uh-huh. So anyway, one thing na napawaw sa akin doon is, I think on the second dive of the day, of the first trip, yung trip noon, second dive of day one, na-encounter na namin shark feeding frenzy. Kasama namin sila Alan nun. So basically, you can see these sharks feeding on a hole. Say, coming in, say around more than 30 to 50 sharks roaming around you. Wow. Hanggang sa makita mo, may isang butas doon kumakain sila ng maybe lobster. Yan. Wow. Hindi naman pero yung nakatakot. Na sobrang dami. Ako nung na-experience ko yung may shark, syempre alam mo lagi nandyan yung fear kasi alam mo namang hindi ka naman talaga i-attack at an instant, di ba? So for the benefit siguro of our viewers, can we tell our viewers, nakakatakot ba talaga ang pating o hindi? Actually, mas takot pa nga sila sa atin kasi mami, magiging shark spin soup sila eh. Imagine more than the sharks, ha? Imagine more than 30 sharks circling around you, huh? Yeah, actually, that was my first experience with a lot of sharks. Pero as in talagang, grabe, I think it came out to be excitement over fear. Parang, mas natuwa ako mag-video. Tapos si Alan at sa kabilang dulo. Nanonood. Sir Alan, ikaw, kumusta naman yung experience mo? Sa Tubataha, yung sabay kayo? Sabay kayong dalawa? Ay, no. Hindi pa ako nakakarating yan Tubataha. Kaya nga sabi ko, napakaswerte naman ano kakapunta doon. Yeah. Sabi ko, yung maraming time. So, dapat, next time si Sir Robert pupunta ulit, dapat magkasabay na kayo. Of course, wala namang problema eh. Si Art lang naman na mahirap iyayain eh. Masyadong busy. Pero sir, ano ang pinakamagandang experience mo sa mga sites na napuntahan mo na? Marami yan. Si Robert. Hindi, si Art mas marami yan. Opo, sir Art. Sir Art, ano po? Yung sa'yo. Yung sarili mong experience po. Sino ako? Si Art. Si Sir Art. Opo, si Sir Art. Okay. Ang di ko lang makalimutan talaga na dive ko sa ano sa Puerto Galera. Mm-hmm. Yan talaga ang gusto kong balik-balikan kasi lalo yung canyons na tinatawag na dive spot doon kasi ano eh ibang klase yung experience doon, no? Para kang Superman underwater. Yeah. Oh, nagdi-drift. It's a drip dive talaga. Drip dive. Andun yung sobra yung adrenaline doon. Tsaka malalaking yung isda, no? Doon mo makikita yung talagang malalaking isda. Pagka sa yung mga current na ganun pala. Mm-hmm. Sobrang adventure talaga. Right. Oo. Magkasama tayo noon minsan, ha? Sa Portugalera. Ano naman po ang pinaka-dangerous na na-encounter nyo sa isang dive? Ano ang hindi nyo nakakalimutan na talagang nagkaroon ng danger o nagkaroon ng aberya sa isang dive? Actually, parati before, nagda-dive kami kahit habagat. Yung habagat talaga. sa Batangas pa lang eh. Talaga yung waves talaga, ang lalaki. Ang lalaki. So, kahit pauwi ka na ng pauwi ka na dun sa parking area,
no? So, nagpalit ka na ng damit, ano? Lahat, dry na lahat. Pero pagka biyahin nyo ulit papuntang parking, inatid kami ng, ano eh, ng boat, basa na naman kami. Alang lakas, so, lakas ng alon. Oo. Pero meron din mga sabi natin, ano, mga delikado. Kasi pag may kasama tayong mga medyo hindi ganun experiensado sa mga ganun na situation. So, anyway, yun mga ganun naman, talagang ginaguide namin yun. So, para lang matutunan nila, kasi doon mo magigain yung ano yung ano eh, 'di ba, yung skill pagka na-experience mo yun eh. Yeah. Ganun yun. So, lahat natatry namin. Oh, first na naalala ko lagi diyan, talagang bago pa lang kaming diver noon, napasama kami doon sa group na hardcore, kung tawagin. Oh, sasabihin ang edad natin na. Oh, okay. Group of divers sila na pagka nakita ka naman nila na okay ka, no, na kaya mo, pupunta sila doon, isasama ka nila kahit doon sa medyo malalim na dive spot. So, sa Anilaw, nakapunta kami doon sa mapating na tinatawag na dive spot. So, bago pa lang yung computer ko, no? Doon na register ka agad, 140 feet. hindi pa ako nakakaano. Pero ano yun, one time lang, pero at least na-experience ko, okay naman, no? Happy naman ako doon. Bisigin, kaya ko naman. Pero hindi naman ulit. Oh, bawal yan. Oh, hindi. Bawal ang pasaway. It's a no talaga. I've read po na Nuno Gomez holds the world's deepest record sa scuba diving at 318 meters. Meron bang nagda-dive sa atin ng mga ganun kalalalim dito sa Philippines? Parang, if I'm not mistaken, dati meron yata sa galera ginawa eh. Galera. Pero, of course, that's a technical dive. And then, that entails a lot of planning and training. So, I think, hindi ko lang maalala kung sino yun eh. But then, I remember there was one in galera ginawa yan. Actually, so, based on dun sa nabasa ko, there's a certain Pascal Bernabe ang mas malalim po at 330 meters. Kaya lang, ito, unconfirmed. So, for now, yun si Nuno Gomez ang may hawak ng record at 318 meters. Wow. Pero, ayoko na mag-ubos ng oras ng ganun katagal. Sobrang matagal yun. Pagdadala lang ako ng dyaryo sa ilalim. Pagdanan kalalim, Sir Robert, mga ilang oras yon? Estimate? I think, ascend and descend? I think yung sa ginawa sa galera last time, I heard parang they started at sunrise and they almost end up at the sunset na eh. Ah, ganun katagal? Sobrang tagal. Kasi puro maraming decompression procedures ang ginagawa. Matagal yun. Matagal din. So, pag mga long dive, I wonder, paano po ang pag-change ng tank or dala mo na lahat ng kailangan mong... May mga dala, tapos may mga stage tanks na sila doon. So, basically, it's well-prepared na yan. Ganon. So, ayun, yung mga at the specific depth, meron silang tank eh. May certain mixture na kailangan gamitin, ganon. Every specific depth meron yan. May nakabantay dyan or nakamonitor. Yan. Bigyan po natin ng idea ang ating viewers. Ang isang tank po, sa regular na diver, ilang minutes, kasi syempre iba-iba, di ba? Pero syempre may range niyan. Yes. Kung gaano yung bigat ng tank and ilang minutes naman mako-consume. Okay, the time per tank. Okay, an average dive namin, ang inaabot namin per dive is around 45 minutes to an hour. That's an average dive. And then we have at least, more or less, we still have one third of the tank left. So at least it is a reserve air, di ba?
Apa. Pero syempre, may mga ibang tao, they call it as a parang malakas gumamit ng hangin. So, kasi may mga hyper, may mga ibang tao nag-hyperventilate. Eh. So basically, hindi na rin gagamit na maayos yung hangin. So basically, siguro as fast as 10 minutes, mauubos mo kaagad yan. Which happened to me when I was doing my training dive, personal training dive. Naubos ko yung hangin ko in 15 minutes. Kumuha pa ako sa another half tank. Ang bilis. Gastos. Asan ka agad? Sir, yun, ikaw, so, wala kang ganung experience na ibig sabihin yung air mo, naubos mo siya earlier than the prescribed time? Actually, hindi naman nangyayari. Hindi pa yung nangyayari. Pero, medyo naglo-low on air kasi minsan pagka may mga nakita kang mga interesting sa ilalim, no? Yung mga fish na ano, yung pawitan, na before, sobrang excited ka na habulin mo siya para kukunan mo ng picture o basta masundan mo siya, no? Doon, na nga malakas, lumalakas ang consumption mo ng air noon. So, minsan, pag hindi ka relaxed, masyado ka maraming body movement. So, isa pa yun, no? Malakas din ng consumption. Pero, during na, ano, yung pagka, yung na-experience ko na lahat, no? Naging, ano na ako, naging conservative na. Very relaxed na yung every dive ko. No? So, hindi naman kailangan ganun lagi kang parang may hinahabol, no? So, basta relax lang. Yun lang yun. Makoconserve mo yung air mo. Tsaka, the more you go deeper, the more kailangan yung ano mo yung requirement nung ano nung breathing mo, 'di ba? Mas tighter. So better magstay ka dun sa ano sa yung ano lang yung depth na marami ka rin makikita, 'di ba? No. Kasi sa the more deeper, wala ka namang makikita, madilim. So mas mag-enjoy ka dun sa ano sa mga 40, 50 ganun lang. Mm-hmm. Yun lang. So magko-conserve mo pa rin yung air mo. 'Di ba? Hindi ka ganun na hirap huminga. So yun. Yeah. Ikaw ka ba ding kicks? Ano naman yung experience mo? I-share mo naman yung mga ito marami yan. Ito si Art na. Marami siya interesting na bagay sa ilalim, no? Mm-hmm. Kahit yung maliliit na ano na yung naalala ko yung plastic na alupihan, nakuha niya yun sa ilalim, ha? Underwater. Tsaka may manika siya nakuha doon. Manika? Marami siyang interesting na nakuha sa ilalim. Ako naman, so, meron kasi ng ano, one time merong nakalimutan ko kung saan kami nag-dive noon. Merong isang kasama namin na dive master, nagdala ng toy na ano na turtle, no? Oh, yeah. So, iniwan niya doon tapos nagano siya, nagsa-signal siya na meron daw doon. Lapitan kami. Ako, nangunguna ako. Excited eh. Yung camera pa yan. Nakapatong doon sa koran. Bato. nung hinawakan ko ganun, made in Hong Kong. May ganun din pala, no? May mga pinituran ko ba? Pag good time din, no? Yeah. Pero ako, na-experience ko rin yon nung bago pa akong diver. Yung na-experience ni Sir Robert, nag-ascend ako ahead of my ano mga dive mates kasi feeling ko punong-puno yung lungs ko, sobra yung intake ko, na-realize ko para ako nagpa-panic sa ano. Una akala ko hindi ako nakakahinga, but then after ko mag-descend, na-realize ko sobra-sobra na pala yung intake ko ng hangin, kaya alam mo parang feeling mo congested na sobra yung lungs mo, na akala mo nalulunod ka na. Opo, kaya ako I decided na mag-abort para hindi ko nagpaalam ako sa ano na mag-a-abort ako para hindi ko ma-disrupt yung iba. Then na-realize ko, sabi ko, oh my God, nagpa-panic lang pala ako noon. Sayang, na-miss ko yung isang dive. Tama.
Well, dapat ganyan nagda-dive naman, dapat huwag masyado maraming iniisip. At saka huwag mong dadalhin yung problema mo sa ilalim ng dagat. Yes. Right. Malaking bagay yan. Well, actually, pagka nasa nagda-dive ka, pag nasa underwater ka, mawala, hindi mo maiisip lahat yung ano yung problems mo, yes, back sa land, di ba? Yes. Back sa city. Hindi eh. Nalilibang ka eh. Totoo na, maganda, di ba? Sa ilalim mo. Kung amazing hindi, walang ang nature sa taas, mas lalo na sa underwater. Totoo, hindi siya nakakasawa. Yeah. Hindi siya nakakasawa. Ako, experience ko, there is peace underwater. And there is comfort. Correct. Correct. Correct, yeah. I always find peace pag nasa ilalim. Mm. Alam nyo, bro Robert and bro Art, no? Sa Sorsogon, they are opening diving tourism. Okay. Kasi may butang ding doon, merong mantabawl, and sa ngayon, may mga nadidiscovery pa silang iba. Siguro for the benefit of our watchers na coming from particularly Sorsogon, Albay, and the surrounding areas, ano ang una nila dapat gawin para sa diving? I think is locate muna at kailangan magano muna. Hanapin nila muna yung mga places na may highlights. Tapos after that, gawa sila ng start, explore muna kung saan yung mga okay na spots. Tapos pwede sila mag-set up na muna ng isang base doon. Mm-hmm. And then scout around the different places muna. And then after that, pwede na magano. Pwede mag-expand eventually. You've been to the Mantabawl, no? Between Dunsol and Masbate? Hindi ko pa napuntahan eh. Pero actually, nasa listahan ko talaga yan. Si Alan yata. Si Alan eh. Si Alan. Pilar Sorsogon, meron na din mga dive spots doon. Though hindi pa namin na-try, in-invite na kami ng municipal tourism doon, supposedly noong August. But then, medyo busy. Siguro next time, invite namin yon plus i-feature ulit namin yung underwater world na nandun na kami sa ilalim. Parang mas maganda. And you may come too. You come and also, we will invite you again. Commercial break po tayo. And mamaya, balikan natin. Siguro turuan naman natin sila ng language sa diving. So, yung mga hand signals, importante siguro yon, di ba? Para maintindihan nila, paano naman nag-uusap-usap, di ba? Meron kang oxygen, meron kang ano. So, paano nagko-communicate underwater? So, yun. Eto po, magbalik namin, our visitors will give you paano naman sila nagko-communicate underwater. Para silang isda ngayon, ha? Yeah, we'll be right back. Okay. Katulahan na, yan na ang pangarap niya. Siya ang boses ng kahobenesan. Katulahan na kita, katulahan na kita, katulahan na kita. Ooh. Katulahan na kita, katulahan na kita, katulahan na kita. Ooh. Katulahan maservisa tuya. Maestrong may malasakit pa sa kapwa. Para sa mga kahobenesan, Chalton Lahara madudulukan. Chalton Lahara na kita, Chalton Lahara na kita, Chalton Lahara na kita. Chalton Lahara na kita, Chalton Lahara na kita, Chalton Lahara na kita. Si Mr. Exiquel Longares sa first nominee po ng One Utah Party List. Ako'y bumabati sa inyong lahat ng advance Merry Christmas and Prosperous New Year. Sa panahon ng pandemya, sana po tayo ligtas sa anumang sakit kasama ang ating mga kapamilya. Sa ngalan ng One Utah Party List, aking hiling na sana po tayong lahat magkaisa at magmahalan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga padaba kong albayano, ini po ang sa inyong tugang, former Vice Governor Harold Ong Imperial. Ang lipot kang panahon ay hudyat na kang kapaskuhan.
iniyang pagselebrar kan kapangakian kan dakilang tagapagligtas na si Jesus, na simbolo ng pag-asa asindeng katapusang pagkamot. Namatian man niya tungunyan ang pandemya asing kadipisilan sa buhay. Malalampasantaan bilang albayano dahil sa pagkasararo, pagtarabangan asing pagkamot sa kapwa. Lugod, ang satuyang selebrasyon kang kapaskuhan ngunyan na taon ay sarabay kitang magpasalamat bilang sarong komunidad sa mga biyayang itinao sa satuya. Sa baton man niya to ang bagong taon na may pag-asang lubos para maging ligtas, mag-asenso asing katuninungan kang satuyang kapalibutan. Sa giraray, Vice Governor Harold Imperial, at your service. Maugmang Pasko, sin magayagayang bagong taon sa Indo Gabos. Sararo, sarabay kita, lalo sa pag-asenso. Glenn Kasulya, sa siyudad kaligaspi. Oh yeah, Glenn Kasulya. Glenn Kasulya, sa siyudad kaligaspi. Glenn Kasulya. Diyos marhay na aldaw tabi sa gabos na albayanos. Nagagalak ako na tayo'y magkita maski virtually at sa patuloy na pag-asenso at pagkakaisa ng albay patungo sa mas higit na pag-angat ng pamumuhay ng ating mga kababayan. As an environmentalist and champion for disaster risk reduction and climate change adaptation, saludo po ako sa mga taga-albay because of your resiliency, the resilience of its people, kasama po ninyo ako sa inyong pagsusumikap. To the Albay Broadcasting Network, ABN Internet TV, congratulations on the launch of your station. More power to ABN Station Manager Chris Boss Boy De Tera, lalo na sa programang Kaya Ko sa Tulong Ninyo with anchors Sir G and L. Bron. Alam ko na sa tulong ng inyong programa, kayo ay nakakapagbigay ng mas makabuluhang impormasyon at balita para sa marami. Muli, ako po si Loren Legarda, patuloy na maglilingkod sa inyong lahat. More power to ABN at isang luntiang araw sa ating lahat. Diyos mabalos. Diyos maray nga aga sa Indogabos, sa ating mga kababayan. Congratulations sa successful launching ng Albay Broadcasting Network, ang pinakabagong internet TV network sa Legazpi City, Albay. At syempre, binabati ko ang mga anchors ng primetime commentary program sa ABN na Ora Mismo. Kasama dyan sina Howel Lambion at Chris Bossboy De Tera. Sana ay tumagal palalo ang ABN at maghatid ng pinakamainit na mga balita, komentaryo at serbisyo publiko sa ating mga kababayan dyan sa lalawigan ng Albay. Muli, congratulations at taus-pusong pagbati sa lahat ng bumubuo sa Albay Broadcasting Network. Diyos maray nga aga sa Indogabos. Diyos mabalos. More power! Okay, welcome back. Marami tayong tanong, ano? Opo, pero bago yung mga tanong, tuturuan muna tayo ng ating mga experts. So, let's learn first the scuba diving language. Oo. Ano ba sila sa ilalim ng dagat? Nagiging parang isda rin ba sila, ang communication nila? Paano ba mag-communicate ang mga isda? Of course, may technique yan. And there's a system that they develop. And sa ngayon po, ipapakita natin, magpapaturo tayo sa ating mga diving experts kung ano ang mga devices para tayo makapag-communicate habang tayo nasa ilalim ng dagat. Ayun. Sige po. Alright? Meron tayong mga ipa-flash dito. Ayan po. Mga... Meron na po ang nasa screen. Yeah. Yeah. That's an okay sign. Okay sign. Oh, underwater. Okay so, sign. Ano ang ibig sabihin nun? I'm doing okay underwater. Everything's okay. That's the thing na palagi namin tinatanong to everybody from time to time. Hindi pwedeng isang tanong lang, tapos na.
Mm-hmm. We do that very frequent. Yan. So lagi mo at a certain time, 'di ba? So itatanong mo, are you okay? Parang ganon. Yes. So kailangan sumagot din ng diver para malaman nila, para paparaman ng dive master kung kumusta naman yung diver. Yun. Yes. So sa ilalim ng dagat, ang ganito ay hindi pera, no? This is okay. So bagay, parehas naman nyo. Pag pera, okay, parehas, no? How about naman, pag hindi okay, ano kaya ang signal? Sige pa, coach? Ayan, parang low air. Nagkakaubusan na, may mababa ang hining, mababa na yung hangin niya. Nahirapan na, oh. So, may air pa naman, pero paubos na. Parang sumisikip. Few minutes na lang, no? Ang ano ng air. Mm. Yeah. Okay. Huwag natin paabutin sa ganyan. Oo. Right. Sige, pag sa surface, ano po ang signal? Yan. Yung, ikaw Art, dahil muna, test ka namin. Sir Art, ito po. Itong photo. Ano pong... Ito. Itong nasa right. Nasa right. Oh, yan. Sinabi, okay sa surface yan. Apo. Yeah. Okay yan sa surface. Oh. Ayan, Robert, ikaw. Ito. Tinuturo mo ba kung saan yung direksyon? Sa left? Hindi, yan. Humihingi ka ng tulong. You ask. Yes, distress. Distress yan. Pag malayo, pag nasa malayo yan, normally madaling makita yan. Kasi you're moving very, parang you're exaggerated movements yan. Mm-hmm. Pero, yan, that's mm-hmm. only sa surface. Yes, surface. So, pag sa surface, kailangan you move your arms. Your arms, yes. Parang iwagayway mo ang iyong mga kamay. So, tama po ba na pag hindi naman nyo kailangan ng help, huwag kayong mangumusta? Kasi, di ba, pag sa regular, sa hindi diving, di ba, pag nag-wave ka ng hand mo, it's hello. Yeah, we normally say it's okay like this. Isang hand lang, pwede na. Pero, pag nag-wave ka daw ng hand mo, only yan. Pag kailangan mo ng tulong. Pag kailangan. Distress. You're in distress. Okay. Sige po, coach. Next. Yan. Ayaw, walang gusto gumawa niyan. Ayaw umakyat eh. Wala. Gusto laging may extension? Aakyat na. Aakyat na tayo. Ascend. So, ibig sabihin, ayaw mag-ascend. Pwede pa mag-stay. Ayaw pa. Sige pa, ang tanong ko, what if talaga na-enjoy nila yung place? Mga ilang minutes pa pwede kayo mag-stay for extension na hindi naman ma-endanger yung, syempre yung dive and yung lives nila, kasi kung biglang may maubusan dyan ng air or... Diba? Kung anong mangyari. Well, basically, what we base is based on the dive computer that we use. So, basically, it gives us enough bottom time. Ang point natin daan is hindi natin kailangan ubusin ang bottom time natin underwater. Yes. So, irregardless, gaano katagal, huwag natin uubusin yan. Kasi pag inubos always natin yan, we just tell them na penalty tayo. Yan. So, it's very risky. Pwede naman natin balikan natin yan ng dive. Okay. Meron kaming motto dyan eh. Di baling masira ang dive, wag lang ang diver. Correct. Naman. Agree. Always safety lagi. Yes. Safety first talaga. Sige. So, kung aakyat, paano naman kung bababa? Ano naman ang sign ng... Ayan, sa video, sa picture, it's going down, let's go down. Ayan. So, ibig sabihin, sa pag-dive, di ba ito is no sa hindi diving? So, negative. Ito pala is down. Going down. So, mag-a-ascend. Yes. Mm-hmm. So, descend. Next photo, please.
Ali, papunta sa'yo? Apa. Harap. Papunta sa'yo. Pagka may regulator kasama, is telling you to relax. Relax muna. Just to relax. Kuminsa kasi may mga tao nag-hyperventilate underwater. You tell them to relax and breathe normally, slowly. Yan. Or paminsan, may mga ibang tao, pag sabihin, ay, lapit ka, ilapit ka, parang pinalalapit ka. Pero mostly, madalas ang inaano namin, just keep on, relax. You keep on breathing slowly and para maging relax. Yeah. Parang yeah. Ma-reassure ang diver, ano po? Yeah. So, ano pa kaya ang next? Stop. Usually, saan to ginagamit na stop? So, kasi ba nage-explore? So, bakit mo naman sila ipapop up? There are sometimes na kaya rin nagda-dive kayo. May nakakasalubong kang dalawang grupo ang diver. Dalawang grupo. So, paminsan, pwede natin sabihin na tigil muna. Kasi baka mamaya magkabanggaan. Ganun, siyempre. Parang may signal light pa rin tayo underwater, di ba? We try to stop muna and then let the other group first pass muna tapos bago tayo papasok. Ganun. Kasi mahirap naman yung kasama mo lima. Sabay-sabay. Tapos yung kabila tatlo. Nagsumama sa kanyang isa. Nag-stop. Binagot. Magbibilang. May dagat parang kalapati. Diba? Nawala na isa na confused. Nag-switch. Nasa yun na pala yung pangatlo niya at yung panglima mo nasa kabila na yun. It happens. Iba na ito. Iba na yung teammates, no? Nangyari naman po kaya yan? Hindi pa. Nangyari na yan. Lalo kung kasi pareha magiging sila ng wetsuit, no? Yeah. Oo. Pag hindi mo gano'ng kilala yung grupo, ayan. Teka muna, parang may sobra akong kasama dito. Teka muna, doon kaya na sa kabila. May ganun pala yun. May mga ganun eh. Despite na kahit may body system tayo, paminsan eh, hindi mo maiiwasan na may masasama at may masasama ka. Lalo na pag malaki ang grupo. Ganun. So, Sir Robert, you mentioned about body system. What is the purpose of body system and bakit ito strictly ini-impose sa divers? Okay. The body system is more of a parang at least yung parang as I may say, parang sabihin ko, I trust my life. I entrust my life to you. And then, I'm sure you would entrust your life to me. Tulungan tayo. In case of anything, tutulungan mo ko. Parang gano'n, tulungan tayo, give and take tayo. Irregardless of culture, nationality, color, or race, pag mag-body kayo, para magkapatid kayo underwater. Ganun yan eh. So basically, there are may mga iba naman ang ginagawa kasi may mga divers naman ang ginagawa. They do solo diving, which is like we teach in STDI, there's a solo diving. It's not sinasabi natin na solo diving, you're diving all by yourself. So it's more of a you're learning to be more independent. No, so meaning disciplined ka in a way of say, when you plan your dive, you should execute your dive properly. Despite na may mga, sabihin natin na may mga tukso dyan na, oy, gusto ko maglalim ng konti, oy, may nakita akong ganyan. Hindi natin gagawin yun kasi alam natin ito yung kailangan natin gawin. Ito yung focus natin, hindi natin pwedeng gawin. Hindi natin pwedeng sumuway dyan. Kasi pag sumuway tayo, there's always the risk. So in short, discipline is very important underwater. Yes, oo. Sa body system naman yan, tulungan kayo. Ganon. Hindi mo pwedeng pabayaan yung body mo. Okay. Tulungan kayo. So sige, yan. Next signal please. Yan. Ang sign yan, look at me. Look. Or look, kung saan niyo tuturo, pag tinuro niya yung front, ibig sabihin, tingnan mo, look, front, gano'n. Pero pag pinoint niya sa'yo, sa sarili, look at me. Look at me. Yan. Normally, we use that pag nagtuturo kami ng diving.
we instruct our students to look at me to perform the skill, and then they would do it afterwards. Mm-hmm. Yan. Mm, okay. Mm-hmm. And then next, please. Parang body system yan. Magkasama? Yeah. Ganun ba yan? Yan. Yeah. Body up. So meaning, magkasama kayo ng body mo. Kayong part, mag-partner kayong dalawa. Don't forget your partners. Yan. So, meron bang nang iiwan naman ng body? Siguro ito yung to remind you na nasaan ba yung kabody. Meron bang pag maganda, nakakalimot na iiwan yung body? Meron kayang ganyan? Meron yan. Meron. Paminsan lang naman. Paminsan lang naman. It should be the exception, no? Minsan, pagka nalilibang ka na, no? Yeah. Nakakalimutan mo yung body mo. So, mamaya, lilingunin mo, wala na pala. Kiniwanan ka na. Mo. Babalik ka, hahanapin mo ngayon. Hahanapin mo pa rin. Kasi body Parang si Alan, mo. Parang si Alan, di ba? Alala mo dati si Alan sa katedral? Oo. May nauna mag-isa. Nauna yung body? Hindi, nauna siya. Iniwanan ng buong tropa. Siya yung lead. Siya yung lead talaga. Siya yung lead. Coach, next please. Ayun. Yan. So yan, tama-tama sa panahon ngayon yan. Madaling ginawin. I'm cold. Ganon. So normally, December, January, February, yan yung madalas medyo malamig na tubig. So people gets easily chilled. Pero of course, depende sa tao, may mga tao talagang ginawin talaga. So pag ginawin, giniginaw siya, normally we abort the dive na. Hindi mo pwede ituloy kasi it would add risk. Yan. Correct. Kahit po pala naka dry suit, nagiginawin ka pa rin underwater talaga. Yeah, may ano, actually sa dry suit, it's more of they have the thermal undergarments. Pero tayo din sa Philippines madala wet suit ang ginagamit natin. Yeah. Water still goes in. Pero there's a small amount of water inside our body, nag-radiate lang doon. So kanina mas yun, maganda, wet suit or dry suit? That depends on the dive. The type of dive that you're doing. Mm-hmm. So ang wet suit po, ideal siya for what? Tropical climates. Ganon. Ah, so pero si Arturo, yan, hindi nag-wetsuit yan eh. Minsan, pagka... Naka-short lang. Kaya ko naman. Oo, shorty, tapos sleeveless. Sleeveless. Parang board ano... shorts. Less, ano na, parang... Minsan kasi, feeling mo parang... Parang ipit na ipit yung ano mo, yung body mo, no? Sa suot mo. So, lalo pagka, ano na, maghuhugas na ng mga wetsuit. Yun ang pinaka-nakakatamad, yeah. No? Yung pinairan. Lalo pang sarap, no? Pero pag maghugas ka na ng equipment mo, ng gamit mo. Pero it's up to you, no? Pero mas maganda talaga. Advisable talaga naka, kung may rash guard ka, no? Kung hindi ka naman ginawin, pwede ka mag-rash guard para protected pa rin yung body mo sa mga jellyfish sting, di ba? Or ano pang na dikit ka sa mga plant na ano, na underwater na ano. Corals, diba? Yung scrapes, yung mga bato na susugatan. Na-experience ko na yun. Before, yung fire coral na yan. Hindi ko makalimutan. Pagtingin ko sa balat ko, parang nilatigo. Ang hapdi talaga siya. Mga linggo, bilinggo bibilangin mo yan. Sige, last two na lang pong signal. Ayan, low air. Low air. Naglo-low air na siya, yes. So, humihingi na siya, kailangan. Possible ba yun na mauuna siya mag-ascend or yung buong team? Buo dapat. Buo. So, ganito yan. Common instinct ng mga tao,
minsan iniiwasan nila yung ganyan eh. Kasi parang sasabihin nila, nahihiya sila dahil lang, dahil sa kanila, eh, nasisira daw ang dive. Sabi nga namin, huwag kang mahiya, walang problema yan. Kumbaga, mm-hmm. ang dive pwede naman natin ulitin eh, di ba? Pero ang dive yes. na natin pwede maulit yeah. yan. Yeah. Mm-hmm. Basically, kahit anong mangyari, walang sisihan dyan. Kumbaga, and syempre, wala, eh. yung last, importante ito. Mm-hmm. Wala. Ay. Mhm. Ayan. Ubus ng hangin na. As in, wala na. Wala na. Dedo. Ano na tali? So, pag ganyan, yung body na. Di ba? Body. Body na. Oh. Diyan mo naman maasahan ang kabody mo. Yeah. Oh. Kailangan bibigyan mo. Hindi pwede maging swapang. Yeah. I-share mo na yung ano. Magbibigay na kayo ng regulator. Uh-oh. Yeah, na-mention mo kanina yung mga tungkol sa pandemic because we are still in the pandemic. Gano'n ba ka-apektado ang diving? Actually, kung last year, during the 2020, as in talagang halos zero activities eh. Mm-hmm. As in, syempre, lahat ng resorts, they're locked down, walang operations. Mm-hmm. Kawawa rin naman yung mga resorts kasi talagang wala eh. Livelihoods, malaki tinamaan. Oo. With the pros naman, malaki rin ang tinamaan dahil syempre, lalo ng mga pros who are relying diving as their bread and butter, talagang kapos din, talagang kinapos din sila dyan. Yeah. Ganon. So, ang ginawa naman ng ibang training agencies, eh, they do help the pros naman kahit papaano. Kasi we still have our dues to pay every year as a pro. Pero kahit pa paano, they try to do something to help us, ganon. Tapos yung mga, ano, yung mga iba naman ginagawa, nag-online classes muna, theories muna. Yeah. Once na nag-lax, na lumuwag, pagka medyo lumuwag, kukuha ng pagkakataon na makabiyahe, ganon. Yeah. Yan. Hindi po nagkaroon ng discount ang ano, registration during pandemic? Walang mga ganong adjustment? Depende sa agency eh. May mga iba meron eh. Pero I'm parang wala akong narinig na nag-waive ng annual eh. Pero pero nag-extend sila ng leeway talaga. Nag-leeway naman sila sa mga support naman, maganda naman yung support. Like, what they do is like, for example, may mga training codes na binibigay for those people who are walang ginagawa sa bahay, mga inactive, just to refresh all the memory skills lang ba. Mm-hmm. Like the mga theories, at least kahit paano, binibigyan ng mga codes. And then we send it to our fellow divers kung gusto nilang gumamit nun. And then, in case of anything, if they want to ask something, they can contact us naman, wala namang problema. But for me, kapag lumapit naman sa akin ang mga estudyante, wala namang problema eh. Tulungan ako kahit di ko naman, at no charge naman yun eh. Kasi nag-estudyante mo naman sila eh. Kaya walang problema. Ayun. Siguro po next time, pag in-invite uli namin kayo, let's discuss specific dive spots. Halimbawa, Tubataha. So parang ipakita natin sa kanila yung underwater sa Tubataha para magkaroon tayo ng sila ng idea kung magtubataha dive sila, ano ang meron. Kasi ngayon ang ginawa natin parang random photos para makita nila ang underwater world. Pero siguro next time mas exciting yung parang dadalhin natin sila sa halimbawa, cathedral. Yeah. So ano ang makikita pag nag-cathedral dive? Diba? So ano ang mga gagawin ilang minutes? Mas exciting po yata siguro yon. Right. Yeah, we'll focus one place per ano, siguro mga one episode po. Right. Itong area, ganun. Yes, and po. Then we promote the place, diba? Yes, maganda po, promote na sa mga provinces. Sa tourism. Yeah. And then, saka viewers din natin para pati ang history ng particular dive spot, matutunan nila. Yeah. Kasi correct. This is a travel history and culture na na show. So, kailangan din malaman nila, hindi lang yung puro saya. So, kailangan din yung important datas doon sa dive spot na yon. Pati yung pag-alaga ng kalikasan sa ilalim, no?
Yeah. So we are hoping kasi hopefully matapos ang pandemic, ano? And mag, unti-unti na we are returning to normal. So marami nang nag-open na dive spots, dive sites, may mga nadidiscover. Halimbawa dito sa amin sa Bicol, maraming nadidiscover ngayon ng mga dive spots. So we are hoping na unti-unti na ma-introduce ang diving and of course, bumalik ang normal. Yeah, oo. Tama, tama. Actually, to add, no, yung pag-dive namin, normally we call that every dive is our clean-up dive. We pick up ashes na nakikita namin. Ang madalas namin nakikita dyan sa dive, diaper, napkin, mask, yan. Kakalungkot. May mga plastic, mga discarded nets. Siteria. Right. Yeah. Correct. Yeah. So, well, there was, I think there was a picture. Clean-up dive, no? Yeah. Mm-hmm. Oo. Nakakalungkot na nag-e-enjoy ang tao pero hindi natin naaalala na kailangan din nating alagaan si Mother Nature para mas lalo pa nating ma-enjoy sana. Correct. Correct. Okay. Yeah. Yeah. Tapos, isa pa, actually, we are right now, we are installing different artificial coral reefs dito sa Batangas area through the help of an organization of one of my students na naglalagay kami ng what we call as a jackstone. So basically, we started one, and then after that, after a few months, nakita mo may tumutubo na talaga, may mga nagbabahay na doon. So I believe medyo, yun yung masaya, ano po? Medyo naging successful. Nakakatuwa yan. I've learned. Yan. Kabadi yung hugis jackstone yan. Kasama ka, last time, kasama kang gumawa ng ganon. Parang hugis jackstone yan. Yeah, I think there was one picture there in the bottom of the screen. May isa dyan. Right. Isa dyan, jackstone. Okay. Yun yung isa sa mga ginawa na binaba. Right. Ayan. Napaka-iksi po ng isang oras, pero maraming maraming salamat po for joining us. And hopefully next time, yung specific dive spot naman ang pag-usapan natin. Yeah. Para sa mga interested na nating mga viewers, ang mga gustong matutong mag-dive, paano kayo mag-contact? Okay. Kasi we only have limited time. Okay, sige, dimali. You can search my name, Robert Ong Jr. Robert Ong Jr. Or our group. Yeah, naka-flash na ba sa screen sa ano, Scuba's Adventure. And or they can call me up at my mobile at 0917-813-1108. Ayan. Ayan. Yes, Sir Art. Kayo po. Dental. Well, actually, dito kay Sir Robert Ong na lang tayo magkoconnect. Para sa, siya yung ano dyan eh. Siya yung instructor dyan. If you need dental needs, yan, si Doc Art. Yan. Yes. Art, yung clinic here mo. In Manila. Manila. Yeah. Okay po. Ang po ay magpapaalam na. Maraming marami pong salamat. Ito po ang another segment ng Pinoy Cooltour and Her Story. Please follow us on Facebook, Kickstreaks Cooltour. And our number is 0915-733-0100. This is your kabading tricks and this is your kabading kicks. Saying good night and see you again next week. Thank you so much. Bye. Good night.